The Holy Spirit is one of the most neglected teachings of the churches today, and most confusion even of the churches today come from ignorance of the Holy Spirit. There is much confusion or very little understanding that exists about the person and the work of the Holy Spirit, lalo pa nga nung tinawag nilang Holy Ghost. Maraming natakot at ayaw na tuloy nilang pag-aralan. Nagkaroon ng mga teaching na sabi, if you blaspheme against the Holy Spirit, you will never be forgiven. And so there are people that just would not want to touch the Holy Spirit for fear that they might blaspheme at hindi sila mapatawad hanggang sa katapusan ng panahon. There's a lot of ignorance and even carelessness in teachings about the Holy Spirit. First of all, the Holy Spirit is a person. The Holy Spirit is God, the third person in the Trinity. Sabi nila, Christianity has a mystery, and one of that is the teachings of the Trinity. But it will not be that mysterious if we just approach from the point of view that God is one. Sabi ni Jesus Christ, I and the Father are one. I will send you the Holy Spirit, and nevertheless, I will be with you to the close of the age. And so, huwag natin silang i-dichotomize as three different parties, but let's look at God as one, represented in three persons. And throughout time, God chose to minister to and deal with men in very unique ways. Noon pong Old Testament times, sa Lumang Tipan, nakikita po natin ang maraming mga manifestations of God, and God manifested Himself as the Father. So during the Old Testament times, you've got God the Father dealing with the people. Then came the New Testament times, and it was the age of the Son, Jesus Christ Himself. The Word became flesh, the promise fulfilled. God in His fullness put on the body of a man and walked the face of the earth. In Him was the fullness of the divine God. And then, after the New Testament times, in the times that we are in, we have the Holy Spirit. This is the age of the Holy Spirit. Bakit po natin nasasabi yan? John 14:16-17, the Lord speaks, and I will pray the Father, and He will give you another counselor to be with you forever, the Spirit of Truth. Dahil po ang Panginoong Diyos ay pabalik na sa kanyang pinanggalingan doon sa kalangitan, sabi niya, I will pray the Father that is going to send you another counselor to be with you forever because I'm going. And that is the Spirit of Truth. John 16:7, the Lord speaks, nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the counselor will not come to you. But if I go away, I will send Him to you. And so when the Lord Jesus Christ ascended back to heaven, He sent the Holy Spirit. But the Holy Spirit has always been there all along. Let's not oversimplify this. But now the intensity of the ministry of God to men is through the Holy Spirit. Today we're going to talk about the work of the Holy Spirit. Father, we are committing to you this message. Be the speaker, O God. Speak to all of us. Give us a very simple message. Bigyan niyo po kami ng mensahe na madali naming mauunawaan, madali naming maia-apply sa aming buhay. Panginoon, kung anuman po ang bumabagabag sa bawat isa, turuan mo po kami ngayon na mag-concentrate sa iyo lamang. Help us to fix our eyes, our ears, our entire system on you alone so that no one will be able to grab our attention away from your word. And we forbid and we tie and we bind the evil forces around us that they will not be able to work against us, that they will not be able to assault the message from the Holy Spirit. And by the power of Jesus Christ, we forbid them to work in our midst. And Father, quiet us, teach us. We are very confident, Lord, that you are going to teach us as we ask this through the Holy Spirit and in the name of your Son, our Lord Jesus Christ. Amen. There's a twofold work of the Holy Spirit. Napakarami pong ginagawa ng Holy Spirit, pero kung bibigyan natin ng two main divisions, the Holy Spirit has a twofold ministry, and that is, and that can be, summed up in Matthew 6:33. Sabi po, seek first His kingdom and His righteousness. First seek God's kingdom, hanapin muna ang kanyang kaharian, at pagkatapos ang kanyang katuwiran. Ano po ang ministry ng Holy Spirit? The Holy Spirit helps us to find the kingdom. And the Holy Spirit works unto the kingdom. The first ministry of the Holy Spirit is to convict an unbeliever about the truth of the Lord. Spiritual matters can only be spiritually discerned
without the aid of the Holy Spirit, and without humility on the side of man, imposible po natin na maunawaan ang mga bagay na may kinalaman sa Diyos. The Holy Spirit, first and foremost, puts the believer in Christ into the body of Christ. Gumagawa po kayo ng sarili nyo at personal na desisyon to accept Jesus Christ as your Savior, as your Lord. The Holy Spirit assists, but the Holy Spirit does not decide for you. It is your decision. The moment that you decide to accept Jesus Christ as your Savior, as your Lord in your life, pag tinanggap nyo na ang Panginoong Jesus, nandiyan na siya sa ating puso. Anong ginagawa ng Holy Spirit? Sabi sa 1 Corinthians 12:13, "For by one Spirit we were all baptized into one body, Jews or Greeks, slaves or free, and all were made to drink of one Spirit." And so the first thing that the Spirit does is to baptize you into the body of Christ. That's what you call the baptism of the Holy Spirit, which many people confuse, but we're going to discuss that later. They confuse that with many things. The Holy Spirit puts you into the body of Christ. How does He do that? The Holy Spirit baptizes us into Christ. The Holy Spirit makes us part of Christ, or Christ's body, which is the church. And that is the baptism of the Holy Spirit. That's what baptism of the Holy Spirit is all about. It has nothing to do with speaking in tongues. It has nothing to do with tumbling. It has nothing to do with naninigas ka bigla at tumutumba ka at sasabihin mo, the Holy Spirit came upon you. Because the Holy Spirit, when you accept Jesus Christ into your heart as your Savior and Lord, He indwells in your heart. And when He indwells you in His heart, you become automatically a part of Christ's body, which is the church. The church is not a building. The church is a spiritual body composed of every person that have already accepted Jesus Christ as Savior and Lord. The church is a spiritual body. It is not a building. It is not an edifice. This whole thing, this is not a church. We are the church. And so wherever we go, there is the church. Wherever the people of God, those that accepted Jesus Christ as Savior and Lord, wherever they go, the church is there. When two or three are gathered in the name of Jesus Christ, there is a church. You don't need an authority from ecclesiastical bodies. You don't need authorization from big denominations because the authority comes from the Lord Himself. Sasabihin ba, kolorum yata kayo, wala yatang nagbigay sa inyo authority na bishop or something. Our authority do not come from men. Our authority do not come from organizations. It comes from the Holy Spirit and in Jesus Christ. Because when two or three are gathered in His name, He is there. He is the head of the church. He is the head. The believers are the body, completo. You don't need authorization from any high-sounding body. Alam niyo po, ang mga tao, masyado nilang tinwist ang teaching na yan. They wanted to control religion. Pag hindi ka na nila binigyan ng authority, kolorum ka na. But nobody is colorum when you have the Holy Spirit in your heart. Amen? Yes. We get our authority from God. And because of the Holy Spirit, we are placed into the body of Christ. Alam niyo po yung teaching tungkol sa baptism of the Holy Spirit, kung may mga hindi pa sa inyo nakakarinig niyan, ang teaching niyan, pag daw na born again ka, wala pa sa iyo ang Holy Spirit, kailangan maranasan mo pa yung baptism of the Holy Spirit. At ano daw ang katunayan na may baptism of the Holy Spirit? Mag-speak ka in tongues. Yung mga salita na kung ano-anong hindi mo naiintindihan at hindi rin naiintindihan ng iyong kausap. Hindi po yan ang itinuturo ng Bible. Baptism of the Holy Spirit is referred to directly only 7 times in the New Testament. 7 lang pong inulit ang salitang ito na baptism of the Holy Spirit sa Bible. At the first 5 mentions of the baptism of the Holy Spirit were prophetic, looking forward. And it referred to the teachings of John the Baptist. You can read that in Matthew 3:11, Mark 1:8, Luke 3:16, John 1:26, and Acts 1:5. Pag sinabing baptism of the Holy Spirit, it referred to the baptism that was being ushered in by John the Baptist, which was a preparation for the real thing. Kaya sabi kay John the Baptist, make straight the paths of the Lord. Preparation pa lamang. And there's only 1 mention of baptism of the Holy Spirit that is historical when it happened, Acts 11:16. Kasabay ng conversion, nagkaroon po ng tinatawag na baptism of the Holy Spirit. Of course, it always happens whenever there's conversion. But that time, it was dramatized.
by speaking in tongues in that case. Because the Jews thought na sila lamang po ang masasave. Sila lamang ang maboborn again. Ayaw nilang ituro ang pagiging born again sa mga hindi-Hudyo. And so ang ginawa ng Panginoon, nung itinuro po ang salvation sa mga hindi-Hudyo, sila man nag-speak in tongues tulad ng nangyari sa mga Hudyo sa Jerusalem at the Day of Pentecost. It was only to tell them na nangyari sa inyo, nangyari rin sa kanila, therefore pantay lang kayo. Christianity must be taught to all people. That was the context of the speaking in tongues episode. And once the people spoke in tongues, they spoke only once. It never repeated. Wala na pong record that it ever repeated. It was only once. Just to tell the Jews na yung nangyari sa inyo, nangyari din dito, don't feel superior to them. Pantay-pantay lang kayo. And in the entire New Testament, there are only 4 occasions when people spoke in tongues. Only 4. And all of that was to signal the coming of the Holy Spirit. In Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Yan po ang inutos ng Panginoon kung saan tayo magtuturo. Kaya doon din nangyari ang mga speaking in tongues. In Jerusalem, in Judea, in Samaria, and at Ephesus. Standing for the ends of the earth. Ibig sabihin, ang nangyari sa Jerusalem, equal lang ang nangyari sa Samaria, sa Judea, at sa lahat pa. Kaya pantay-pantay lamang. At wala na po, hindi katulad ng nangyayari ngayon sa mga iba, paulit-ulit, linggo-linggo, there is speaking in tongues. Only once na nangyari yan sa bawat church, and 4 times only in the entire New Testament. The letters in the other half of the New Testament, wala na pong mention of speaking in tongues. Now, do not confuse baptism of the Holy Spirit with what they call speaking in tongues. And there's only one mention of the 7 of the word baptism of the Holy Spirit that is doctrinal, and that is in 1 Corinthians 12:13, which you already have read. It means that the Holy Spirit puts us into the church. Kung meron pong body of believers that is spiritual, na born again ka, the Spirit is already in you, kasali ka na dun. You become a part of the mystical body of the Lord Jesus Christ. And so therefore, because of the ministry of the Holy Spirit putting us into the body of Christ, we can say, I am now in Christ. The Holy Spirit places us in Christ. The Holy Spirit puts us in Jesus Christ. And not only that, there's a second ministry of the Holy Spirit unto the kingdom, yung related to salvation. The Holy Spirit puts Christ and Himself in us. Kanina po tayo inilagay kay Kristo. Ngayon naman inilagay niya si Kristo at ang kanyang sarili, ang Holy Spirit, sa atin. Acts 2:38, and Peter said to them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. And what is the gift of the Holy Spirit? Bakit hindi po sinabing, and you shall receive the Holy Spirit as a gift? Magkaiba po yung, you will receive the Holy Spirit as a gift, at saka, you will receive the gift of the Holy Spirit. If you say the gift of the Holy Spirit, therefore the Holy Spirit is the giver of the gift. Hindi siya yung gift. Most of the time, people mistake it for that the Holy Spirit is the gift. Sabi, you will receive the gift of the Holy Spirit. Hindi sinabing you will receive the Holy Spirit as a gift. And so therefore, the first gift of us is that the Holy Spirit gives us what? He puts Jesus Christ in us. The Holy Spirit gives Jesus Christ to us. Because Jesus Christ left, ang iniwan niya pong tagapamagitan ang Holy Spirit. And the ministry of the Holy Spirit is to point to Jesus Christ. The ministry of the Holy Spirit is to introduce Jesus Christ, to testify about Jesus Christ. And so if the Holy Spirit is able to testify to us and we accept the testimony, then the Holy Spirit gives us the gift, and that is Jesus Christ. So He puts Jesus Christ into us. And because Jesus Christ and God the Father and the Holy Spirit are one, when He puts Jesus Christ into us, the Holy Spirit also puts Himself into us. Kaya sabi sa 1 Corinthians 3:16, do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you? Hanap kayo ng hanap ng temple. Ang temple ay hindi building. Ang temple ay ang ating sariling katawan sapagkat ang Holy Spirit nakatira dyan. And so that is the gift of the Holy Spirit, giving Jesus Christ to us. And also giving Himself to us, the Spirit, as a gift. And that is what you call, brothers and sisters, indwelling. When you become born again, the Holy Spirit joins you and becomes a part of you, and therefore the Holy Spirit indwells you. And that is
indwelling is baptism of the Holy Spirit. They are not different occasions and episodes. Study the Bible and you will inevitably lead to that conclusion. That indwelling, the Holy Spirit becomes one with you when you become born again. Hindi kayo maghihintay ng another experience to feel the Holy Spirit. Hindi maaaring pumasok na si Jesus Christ na kahiwalay pa yung Holy Spirit. Pag yung isa nandun, everybody's present. They are not separated. And so the Holy Spirit indwells us. Christ and the Holy Spirit are in me. Christ is in me. And so that is the second ministry of the Holy Spirit. Una, I am in Christ. Namnamin niyo po ang malalim na kahulugan niyang I am in Christ. Ako, kanya na. Part na ako ng kanyang katawan. And of course, the body of the Lord Jesus Christ is the church. Christ descended on high, sabi ng kanta, but He left His body behind. Naiwan ang katawan. At ang katawan ay ang church. And when you become born again, the Holy Spirit becomes one with you. And He gives you Jesus Christ. And He gives you to Jesus Christ. So therefore, you become a part of the church. And therefore, you become a part of God's body. What a holy membership. That is indwelling. There's also another ministry of the Holy Spirit. The Holy Spirit puts the seal of God's ownership on the believer. Minsan may makikita kayong mga bagay na may selyo, may pangalan. Mga libro, may pangalan ng may-ari, huwag pakialaman. Ang mga titulo ng lupa, may mga pangalan ng may-ari, may tatak, may selyo. Tayo po binigyan ng selyo. Kahit sinong tao na tumatanggap sa Panginoong Jesus as Savior, as Lord, ang inyong kaligtasan sa Kanya nyo inilagak at ipinagkatiwala, you are sealed by the Holy Spirit. Ephesians 1:13, in Him you also who have heard the word of truth and have believed in Him were sealed with the promised Holy Spirit. Tingnan nyo po ang inyong mga katabi. Pakitingnan nyo ang inyong mga katabi. May nakikita ba kayong tatak? Mayroon yan. Nakikita po ng Diyos ang tatak at nakikita din ng mga diablo because it's a spiritual mark. Sabi, we were sealed by the Holy Spirit. At alam nyo, pag may selyo, kita nyo ang mga metro ng taxi, may selyo tingga, hindi pwedeng galawin, ikukulong kayo ng gobyerno. Ang mga diploma, ang mga articles of incorporation, may ribbon. Tapos yung mga ribbon, may selyo. Hindi nyo pwedeng tanggalin yung ribbon na yun at palitan yung mga nakabind. Dahil may selyo ng gobyerno, hindi pwedeng galawin. Ang malaking problema po nila no, ang Panginoon ay inilibing, yung punglibingan, yung bato, nilagyan ng selyo ng Israel at selyo ng Roma. Walang pwedeng gumalaw on the punishment of death. Ganon din po tayo, meron tayong selyo, selyado, seal of the Holy Spirit. No one can touch us because God has placed His seal of ownership on us. And so therefore, tayo po markado na. At ang Holy Spirit, dahil inilagay sa ating puso, siya na po ang kumbaga deposito. Deposito, antesipo, may patingan na po yan. Garantiya, garantiya na tayo sa Diyos na wala nang makakaagaw sa atin. The believer is eternally sealed and eternally possessed by God. Walang pwedeng umagaw. May mga nagtuturo po, mga born-again Christian daw, pag nagkasala at namatay sa kasalanan, babalik na naman sa impyerno. Hindi po pwede. Bakit hindi po pwede? Sapagkat ang Holy Spirit ibinigay na sa inyo, nasa loob nyo na, antesipo, hindi nyo pwedeng dalhin ang Holy Spirit sa impyerno. Pag namatay kayo, yung Holy Spirit babalik sa langit, tangay kayo. Hindi siya ang pwedeng tangayin. Tayo ang matatangay niya. Kaya nung inilagay ang Holy Spirit, sabi, yan ang seal, yan ang antesipo. Deposito, siguradong sosoli ka doon dahil nandyan yung deposito. Kaya tayo secure. Hindi po tayo gumagawa ng kasalanan dahil secure na tayo. Sapagkat kung tunay tayong born again, 2 Corinthians 5:17, you are a new creation. Hindi mo sasamantalahin ang kabaitan ng Diyos. Pag nagkakasala ng mga born again Christian, it's guilty agad. Hindi sinasamantala. Hindi po totoong sasamantalahin yan. Yung magsasamantala, hindi tunay na believer yon. Wala siyang pwedeng pagsamantalahan dahil wala pa siyang security. But the Holy Spirit, nasa inyo, hindi nyo pwedeng dalhin sa impyerno yan.
Sapagkat ang espiritu natin at ang espiritu ng Diyos pinag-isa nung tayo na born again when we accepted Jesus Christ as Savior and Lord. Sabi, you became a part of Jesus Christ and the Holy Spirit is in you. The Holy Spirit now dwells in you. You can never take the Holy Spirit to hell. Amen? And the Holy Spirit is going to take you to paradise where the Holy Spirit belongs. Yan ang kagandahan po. Sinelyuhan tayo, tinatakan, and so we are secure. Huwag kayong magduda. Kung tunay nyo nang tinanggap ang Panginoong Jesus as Savior and Lord, huwag kayong magdududa sa inyong kaligtasan sapagkat hindi nyo pwedeng ipahamak ang Holy Spirit. Nandyan na yan, idadamay nyo pa. Hindi siya pwedeng madamay sa impyerno. There's another ministry of the Holy Spirit. The Spirit guarantees inheritance for the believer. Ephesians 1:14, sinil na nga daw tayo ng Holy Spirit and that is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it. May garantiya na daw po na tayo'y tagapagmana ng Diyos. And so, Christian, do not feel poor. Do not think poor. Do not act poor. Because you have a great, tremendous, immeasurable wealth in heaven. Because now we are co-heirs with Jesus Christ. We are now offsprings of Abraham according to promise by virtue of adoption through Jesus Christ. And so, the first ministry of the Holy Spirit is unto salvation, unto the kingdom of God, by convicting us of the truth, by testifying about Christ, and by becoming sort of a midwife in conversion. Tumutulong po siya sa atin para natin maunawaan at para tayo ma-convert. And so, the Holy Spirit effects transition from of this world to that of God. Let's say, naborn again na tayo, na-indwell na tayo ng Holy Spirit, natataka na tayo, si Christ ate na tayo, kay Christ na, napakagandang relationship, may second ministry ng Holy Spirit, it is the Holy Spirit's work unto righteousness. Remember Matthew 6:33, sabi niya, seek first His kingdom and His righteousness. Pag natagpuan na yung kingdom, righteousness naman. And so according to Ephesians 5:18, be filled with the Holy Spirit. Indwelling and infilling are two different things. Yun po ating simpleng illustration. Allow me to repeat it. Kung kayo po'y parang isang square na esponha, yung panghugas ng plato, pagka po may tubig na ganyan halimbawa sa drum, inilaglag kayo sa tubig na ganyan, nakalutang, meron kayong contact with the water. If the water is the Holy Spirit, meron kayong contact point, hindi na kayo pwedeng umangat, nakadikit na kayong ganun, that is indwelling. What is infilling? Pagka bubanal tayo, sumusunod tayo sa Diyos, hindi tayo nabubuhay sa kasalanan, lumulubog tayo sa tubig. Kaya lalo tayong nababasa. Kaya ang infilling po pa iba-iba. Indwelling never leaves you. Infilling changes. Either nakapatong ka lang doon sa tubig o lumulubog ka o lubog na lubog. Because the word infilling in Greek, ang ginamit pong word doon, ang ibig sabihin, lubog. Nakalubog. Basang-basa. Kaya, ang ginagawa po ng Holy Spirit, bukod sa tayo ini-indwell, ibig sabihin, may deposito na ang langit, ini-infill tayo pag tayo nagko-cooperate. With infilling, the believer is able to understand the Word of God better, appreciate it better, hindi niya tingin sa Diyos parang killjoy, sabi niya, tama talaga ang Diyos, ang ganda. Infilling yun para natin ma-appreciate. And to obey God, that is the product of infilling. Marami pong Christian disobedient kasi hindi infilled, indwelt lamang. Hindi niya inilulubog ang kanyang sarili sa Diyos. Kapra-kapraso lang. Aaten ng Bible study lang tuwing birthday. Aaten lang ng worship service pag may kudeta. Konti-konti. Pag kumakanta dito, yung una lang kinakanta, ibang haba naman, tama na nga, ayoko nang kumanta. Hindi nakalubog. Basa, pero hindi nakalubog. Wala pong infilling. Kaya hindi tayo nagiging successful sa ating life, sa ating pong mga ginagawa, kulang ang ating joy, kulang ang ating fulfillment, at bakit ganun? Hindi tayo manalo-nalo over sin. Dahil, hindi infilled. And so, infilling is very important. Conversion is necessary first. And then, after conversion, which is indwelling, kailangan po ng infilling. There's another work of the Holy Spirit, and this is very important. The work unto righteousness, and this is the Holy Spirit anoints the believer. What does anointing mean?
For me, it's one of the most important words in the dictionary of a believer, in a Christian worker, in a Christian servant. Anointing. Anointing, according to the dictionary, is to apply oil as in a sacred ritual, especially for consecration. Pag po may inanoint mo ng Diyos, pinili kang hari, pinili kang leader, binubusan ka ng langis sa ulo. That is anointing. Of course, that is symbolic. Anointing, therefore, is to choose for a certain purpose, a person. To choose by divine election for a certain purpose. And if the Lord chooses you by divine election, by His will, to do a certain thing, the Lord gives the energy, the Lord gives the power, the Lord gives the wisdom, the Lord gives the success. Kaya sabi sa 1 John 2:20, but you have been anointed by the Holy One, and you all know. Anointing of the Holy Spirit is necessary for success in spiritual life and work. Sabi po sa Psalm 127:1, at ito isa sa mga pinakapaborito kong verses. Psalm 127:1, unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain. Liba na ang Diyos ang gumawa, kahit gawin mo nang gawin yan, kinalyo ka na, napagod ka, wala rin mangyayari, hindi rin yan mabubuo. At kahit magbantay ka na magbantay, kung hindi ang Diyos ang nagbabantay, baliwala rin yan, matatalo ka rin ng kaaway. And so what is this telling us? In everything that we do, in life, in the church, in service to God, even in personal life, we need God's anointing. We need God's approval. If the Lord did not call you to sing, kanta ka ng kanta, walang mangyayari sa'yo. Namalat ka lang. Nabasag pa ang tenga ng mga nakikinig, walang na-bless. Hindi ka tinatawag ng Panginoon, halimbawa magturo, turo ka ng turo. Walang matututo, walang mabe-bless. Ngayon po, hindi yan ibig sabihin, hindi na tayo kikilos. Kilos tayo ng kilos, pero makahalata naman tayo pag hindi tayo binibigyan ng success. Walang joy tayo, walang joy yung ating mga mini-ministeran, hindi yun ang calling, walang anointing, pagod lamang. Ang mangyayari, mapapagod lang ang tao, walang blessing. At nangyayari po yan sa maraming churches, pagod na pagod ang church, pero wala namang napapala. Maraming activities, walang nabe-bless. Ang dami-daming activities, walang umaasenso ang spirituality. Paano walang anointing? People go on their own without being called. People use their own energy without being energized by the Holy Spirit. And so what happens? Walang na-bless, walang na-edify. Because if there is anointing, ang ministry makaka-edify, ang mga tao maa-uplift, mag-i-improve ang kanilang spiritual walk with God. It's not enough to be busy. Kailangan may anointing. So pag may ginagawa tayo, tayo naman, hindi naman tatamad-tamad, wala yata akong calling, wala yata akong anointing. Gawa tayo ng gawa according to the gifts that God has given us and the desires that He places in our hearts. Pero makikiramdam tayo, pag hindi nagsasucceed, hindi anointed. So pagka hindi anointed, either hindi ka tinawag ng Diyos para sa gawain na yon, or tinawag ka pero ikaw hindi ka nakasuko. May kasalanan. Ipinipilit mo ang iyong sariling kagustuhan, hindi ka sumusunod sa Diyos, so tinawag ka nga, pero you are not following the rules, hindi ka nakakarating sa goal. And so whatever ministry we are in, if there's no success, if there's no joy in you and joy in others, baka hindi yun ang tawag. O kung yun naman ang tawag, baka merong aspect in life na hindi tayo nakasuko. The Lord anoints. Without anointing, we will all just waste our energy. Nararamdaman nyo kumisan yan, bakit merong isang tao magba-Bible study, bless na bless ka. Meron namang isa, hindi ka na-bless. Either anointed siya o ikaw yung hindi anointed. You see? Merong mga kumanta, na-bless ka doon sa kumanta number 1, yung kumanta number 2, bakit hindi? Walang anointing. Ang energy ng kanta, personal, human energy, hindi energy of the Holy Spirit. So, walang mangyayari. Anointing is very important. And so, the Holy Spirit anoints a Christian work when it is according to God's will and God's plan. It's very important that we follow God's plan, hindi lang yung plano natin at gusto natin. The Holy Spirit anoints a work when it is what the Christian was called to do. The Holy Spirit anoints when it is according to the gifts of the Holy Spirit that were given you. Huwag pilitin, ang hindi naman sa iyo ay gift. And when it is done from a pure heart.
the work of the Lord must be done from a pure heart. Otherwise, it will not succeed. And so, what is the secret of continued anointing? You want to be anointed, won't you? Amen? So, what are the secrets of continued anointing? There's only one real secret, Ephesians 4:30. And do not grieve the Holy Spirit of God, in whom you were sealed for the day of redemption. Do not grieve. Huwag niyong papighatiin ang Espiritu ng Diyos. Ano ang nagbibigay ng grief sa Holy Spirit? Anong nagbibigay sa Kanya ng pighati among many? Napakarami po. But let me mention a few according to Ephesians 4, 22-32. Unang-una, yung old nature natin, yung dati nating sarili, pag yun ang nakakapangyari, the Holy Spirit is grieved. Corruption in our hearts. Lust grieves the Holy Spirit. Falsehood. Namamalsipikado, nagsisinungaling, nag-iiba ng kwento. Anger in our hearts. Stealing. Evil talk. Mga nakakasira ng kapwa ng mga sinasabi ng bibig. Bitterness in your heart. Yung galit ka sa isang tao, may hinaharbor kang grudge. Wrath, sobrang galit. Clamor. Yung mag gusto mo, kabig ka ng kabig, kasakiman. Slander, paninira ng kapwa. Malice. Unkindness. Lack of forgiveness. Hard-headedness. Rebellion. Envy. Pride. Covetousness. Lahat po yan, they grieve the Holy Spirit. At kung tayo po, pasisimplihin natin ang example, kung ang Holy Spirit ay gumagalaw, bawat isang kasalanan na itinatago natin sa ating puso at ginagawa, tinatalian natin siya ng isang tali. Another kasalanan, pangalawang tali. Another kasalanan, pangatlong tali. Hanggang gapos na ang Holy Spirit, hindi na kayo matulungan, hindi na kayo maturuan, hindi na kayo makausap sapagkat kayo na ang naggapos sa Kanya. It is our sin that grieves the Holy Spirit. It is our sin that ties the Holy Spirit. And so the Holy Spirit cannot function as it wants to function or as He wants to function because we tie Him with our own sinfulness. And so therefore, if you want anointing in your life, get rid of sin. Sin will never allow anointing and we will never be successful in anything we do, spiritually speaking, if we live in sin, if we grieve the Holy Spirit. The Holy Spirit is in your heart and mind. Don't forget it. Don't put a lot of anger in that heart, jealousy, strife, envy, lust, materialism, because nasisiksik ang Holy Spirit. Yung iba, yung Holy Spirit, pinupuno pa ng usok sa loob. Sabi siguro ng Holy Spirit, dahil bakit ba naninigarilyo pa itong believer na ito? Minsan ay nagogroge ang Holy Spirit, nalasing. You see, the Holy Spirit is resident of our heart. Kailangan igalang. Kayo, kung mayroon kayong lola sa bahay, kung minsan, ingat na ingat kayo sa pagkilos, nandiyan ang lola, magmamano kayo sa lola, huwag kayong maingay, etc., etc. Nandun ang Holy Spirit, dapat igalang. Treat your heart as the residence of the Holy Spirit and you will behave accordingly, all of us. And so in closing, I would like to challenge you and just take a second look at your personal lives. What in your life grieves the Holy Spirit? Ano sa inyong buhay ang nagbibigay ng paghati-hati sa Espiritu Santo at nagtatali sa Kanya? Let's be alone with God for a while and close our eyes and concentrate and think. Ano ba sa aking buhay ang nagpapabigay ng kalungkutan sa Espiritu Santo at nagtatali sa Kanya? Isipin niyong lahat yan ngayon, mga kapatid. Ihingi natin ang tawad sa Panginoong Diyos. Personally, hindi ko kayo pwedeng ihingi ng tawad. Kailangan pwedeng humingi ng tawad para sa inyong sarili. And so, ihingi natin ang tawad dyan. And let's make a covenant with God to repent and to surrender these things so that we will get His anointing. A minute of silence, each person alone with God. Aming Diyos, makikita niyo po ang laman ng bawat puso at kung ano man po yun na nakapagtitighati sa Espiritu Santo. Panginoon, patawarin niyo po kami. Linisin niyo kami, Panginoon, at tanggalin niyo po ang mga ito na sa gabal sa aming paglagong espiritual, sa gabal sa aming asenso sa buhay as Christians, sa gabal, Panginoon, na kami maging banal at maging kaibig-ibig sa iyong harapan. Kaya, Panginoon, kung anuman po ang sinuko ng bawat isa, tanggapin niyo po, and let your infilling of your Holy Spirit replace the space that will be vacated by these things. Lord, always remind us that the Holy Spirit is the resident of our hearts, and we must respect the Holy Spirit.
Father, we thank you for this lesson, and we ask you, Lord, for more infilling, for more wisdom that comes from the Holy Spirit, so that we can understand you more. In the name of Christ, this is our prayer with thanksgiving. Amen. Ang katatapos pong mensahe ni Pastor Ed Lapis ay pinamagatang The Work of the Holy Spirit. Dumako po tayo sa mga hiyas ng bayan, mga bagay po na maaari nating kilalanin, pag-aralan, ipagmalaki bilang mga Pilipino, hindi naman para magyabang, kundi para magkaroon po tayo ng mahalagang pagtingin sa ating mga ninuno, sa ating nakaraan, at sa ating sarili. Sabi nga po, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi nakararating sa paroroonan. Kaya mahalaga rin naman na atin pong pagbulay-bulayan, pag-aralan, yung mga karunungan ng ating bayan. At ngayon po ang ating hiyas na itatampok ay isang kasabihan. Bakit po hiyas ang kasabihan? Sapagkat bago naman tayo makagawa ng isang kasabihan, kailangan ng napakahabang panahon, ng pag-aaral, ng pagmamatyag, at ng isang sensitibong puso sa mga katotohanan sa daloy ng buhay. Bawat isang kasabihan po ay maaaring isa o maraming buhay na nagtulong-tulong, nagsama-sama upang makita ang mga
batas ng buhay, ang mga daloy ng mga katotohanan. Kaya nga po, ang isa nating pagbubulay-bulayan ngayon na kasabihan ng ating bayan na hinango po sa koleksyon ng UP Cultural Dictionary for Filipinos ni Selma Quintanar at mga kasama. Sabi po ng kasabihang ito, ang bayaning masugatan, nag-iibayo ang tapang. Tama nga naman po. At ito po, kung ibabase natin doon sa kanyang pangunahing kahulugan, yun pong literal, ay totoo naman. Sa mga larangan ng digmaan, yung mga bayani, yung habang nasusugatan, habang tinatamaan at nagdurugo, o kaya po ay lumilipad ang mga punglo sa paligid, ay lalong tumatapang. Yun po yung mga bayani. Siyempre, may mga duwag na pag nasugatan, umaatras naman. Pero ang mga bayani, pag nasusugatan, nag-iibayo pa ang tapang. Subalit, higit po dito sa pangunahing kahulugan nito, na yung literal, ay meron pa pong malalim na kahulugan, siyempre, ang hiyas ng bayan na kasabihan na ito. Na ang taong talagang matining ang loob, ang taong talagang mahusay ang kalooban, ang tao na talagang magiting ang kanya pong pagkatao, habang siya po ay hinahamon ng mga nakapaligiran, habang siya po ay pinipilit na ikulong, ay lalo naman siyang nagpipilit na makalayak. Habang siya ay minamaliit, ay lalo naman niyang pinapatunayan ang kanyang kadakilaan. At habang siya po ay pinahihirapan sa kanya pong pagtatangkang makamit ang kanyang minimithi, ay lalo naman po siyang nagsusumigsa at lalo naman siyang nagsisikap na malampasan ang mga hadlang na ibinibigay sa kanya. Yan po ang tunay na kabayanihan. Hindi madaling matakot, hindi madaling umatras, hindi ningas kugon, hindi madaling panghinaan ng loob, at hindi madaling alisan ng damdaming marubdob upang maituloy ang mga dakilang adhikain. Yan po ang isang tunay na kabayanihan. Hindi madaling pigilin ng mga kalungkutan, hindi madaling pigilin ng mga balakid o hirap. At yan po ang isang tunay na kabayanihan. Yung pong tayo ay magkaroon ng isip na kapag naidalangin na natin at nadesisyon na natin gawin ng isang bagay, hindi tayo madaling hadlangan. Habang nagkakaroon ng hadlang, lalong tumitibay ang ating determinasyon na ito'y malampasan. Habang tayo nasusugatan, lalo tayong tumatapang. Yan po ang isang magandang kaugalian ng ating bayan na dapat nating alalahanin. Hindi po yung ningas kugon na sabi ng mga banyaga tungkol sa atin, kundi yung kasabihang ito, ang bayaning masugatan, nag-iibayo ang tapang.